guys, magandang araw sa inyong lahat, no? Kumusta na kayo? Boss Ednar is here. Itong vlog na to ay tungkol to sa cacao farming na aking i-share sa inyo bago ang lahat, no? Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe. Cacao farming, yan yung investment naming mag-asawa. Yan ang napili namin kasi demand siya ngayon. Na alam naman natin na cacao, yan yung ginagawang chocolate o chocolate. Tsaka madami pang pwedeng gawin sa cacao. Kaya namin in-invest tong ganito. Ang cacao farming, kahit long-term investment talaga tong cacao. Kasi talagang aalagaan mo siya. Yung pagod, puyat, saka nandun na rin yung gastos na talagang bibigay mo talaga yung the best mo para lang tumubo ng maganda at sa in the long run na maibabalik din sa'yo yung gastos, pagod, tsaka puhunan na talagang kikita ka talaga dito sa cacao. Kaya hintayin mo na lang yung 3 to 5 years, meron ka ng cacao farm o mag-harvest ka na or maganda na at least nakatulong ka rin sa kalikasan na nagtanim ng puno at tsaka kasi ngayon, kuha na tayo ngayon eh, yung dami na kasing kuha na yung ozone layer natin na nasisira na at saka global warming at saka yung kaya in-encourage ko rin yung mga kapwa ko OFW na or meron kayong mga bakanting lote sa probinsya ang maganda yung magtatanim ng puno lalo na yung cacao farming. Nag-encourage namin na magtanim ng cacao ay yung brother-in-law ko na nagtatrabaho siya sa DENR Region 3 na sabi niya na ang cacao daw ay in demand ngayon, no? Tsaka napag-usapan din namin mag-asawa na meron namang bakante sa probinsya na lupa na pwede pagtaniman. So, bakit hindi? Nagkuhan kami, nagtanong-tanong kami kung pwede pang taniman yung lupa na yon sa probinsya. Tsaka sabi naman ng father-in-law ko na okay, pwede yung taniman. Kasi maganda nga yun kasi wala daw ibang tanim nandun sa lupa na yon. Tapos at saka may mga idea na naman yung father-in-law ko sa pagtatanim kasi siya na yung nag-una nagtanim siya ng cacao sa bakura namin mga limang seedling ngayon malalaki na yung iba nga namumunga na rin saka yun na rin yung ina-apply namin sa cacao farming naming mag-asawa. Cacao seedling namin na bili namin yun sa Bisca Agri Aperno ng itong taon lang 2019 binili namin siya doon tapos tsaka naghingi na rin kami ng contact para kung yung kaso sa susunod na order naman pwede na kaming kumontak doon sa yung sa nagbibinta, no? At makakuha ka rin doon sa DENR. Kaya lang na kami hindi kami nakakuha sa DENR kasi may pinsan kaming nagtatrabaho doon sa DENR na namibigay sila pero hindi kami sakop sa region nila o Southern Leyte. Bibigay rin sila, kailangan mo pa ng seminar, magkakandak pa sila ng seminar. Gusto naming mag-attend ng seminar para may dagdag kaalaman pa rin kami sa pagtatanim at saka
process ng cacao farming, no? Guys, no, yan yung tatlong tanong, no? Kung paano namin nampisahan na gawin yung cacao farming naming mag-asawa. Tsaka kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe, like, and share. Thank you, no? At meron din akong kunting videos na ipapakita sa inyo. Kumbaga, tour na rin siguro to sa papunta dun sa farm namin. Kaya, please watch. Napanood niyo na yung videos na yun. Hanggang dito na lang. See you soon. God bless. Goodbye.